we have to check ano, please po, we have to remind our potential senators elect na this time we will be limiting yung kanila pong companions gaya ng paglilimit natin sa filing of COCs. Nasa pandemic pa rin po tayo. We're still under alert level 1. At sisiguraduhin po namin na ito pong area po natin, magiging sapat po ito para sa kanila at doon po sa papayagang companions. Masusunod pa rin ang health and safety protocols kontra COVID-19 sa araw ng proklamasyon ng mga mananalong 12 senador. Wala pang pinal na plano ang Commission on Elections para sa naturang araw. Ngunit taliwas sa nakagawian, babawasan na ang bilang ng mga maaaring isama ng isang winning candidate. Ayon pa kay COMELEC Acting Spokesperson Director John Rex Laudianco, bukas sila sa magiging suhestiyon ng media kung paano ang interview setup pagkatapos ng kanilang proklamasyon. Sa ngayon, nangunguna sa senatorial race ang aktor na si Robin Padilla na may mahigit 26 million votes. Muling sinabi ng COMELEC na posibleng matapos na ang bilangan ng senatorial votes ngayong Linggo. The earlier that we could proclaim, the better. Isa pa po, malaking kabawasan din, makakatipid ang gobyerno matapos makapag-conclude na tayo dito. Lahat po ng aspeto kasi na yan, tinitignan po namin. Best case scenario projection is a week's time or so. Early next week. Ayon pa kay Director Laudianco, bagaman magsasagawa ng special election sa Lanao del Sur at mayroon ding mga hindi pa nakakabotong mga Pilipino sa Shanghai, China dahil sa lockdown, hindi naman ito makakadlang sa pagproklama ng mga mananalong party list groups at kanilang nominees. As much as possible, sir, we would wait for them. Depende po sa labanan. Kung dikit-dikit po yung mga nasa halos dulo ng nagko-compete na party list, mahihirapan po tayo mag-proclaim in so far as the bottom part. Kasi kailangan makuha po natin ito dikit-dikit. Pero kung malalayo po yung margins, malalayo na po yung margins talaga nila na yung around 10,000 lampas-lampas na, tingin ko naman po hindi po makakatagal sa atin ito. Ngayong hapon ay 82 certificates of canvass ang natapos na ng National Board of Canvassers. Hindi na aabot sa 100 ang kailangan pang makanvass ng NBOC mula sa kabuuang 173 COCs na dapat nilang mabusisi. The voters who actually voted, or our voter turnout, in particular for those provinces, cities, and overseas posts that we had already canvassed, is around 84.81%. Ganun po kataas yung voter turnout natin dun sa mga lugar na nakanvas natin. We had done already on 82. 50.36% na po ang nakakanvas natin. Yun, on the start of the third day. And we expect to canvas more today po. Sa mga lumalabas na bilang ng boto at voter turnout, masasabi ng COMELEC na basehan ang mga ito, natugma ang mga lumalabas na election results at walang anomalyang nangyayari. Samantala, kasalukuyan ang isinasagawa ang random manual audit sa Diamond Hotel at tatagal ito ng 45 na araw. 6 ang posisyon na i-audit sa RMA, kabilang dito ang President, Vice President, Senator, House of Representatives, Mayor at party list votes. Ito ay mahalaga para matiyak na accurate ang mga lumalabas na automated count mula sa vote counting machines. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.